Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. Pagpasensya nyo na nga munang voiceover ko ngayon dahil sinisipon nga ang Marcy Roxanne nyo. Nung nakaraan ko pa nga ito yung unboxing at hindi ko nga kagad na i-upload, isa nga talaga to sa must-have natin sa kusina dahil mas napapadali nga nito yung buhay natin, charis. Ang hirap din kasi talaga magbukas ng dilata gamit nga yung kutsilyo. Stainless steel na nga to, kaya naman hindi ito mga ngalawang. At para nga masubukan, ibubuksan ko na nga rin itong sardines namin pero dahil easy open nga siya, isa kabila ko siya bubuksan. At ganito nga lang siya kadali gamitin, o diba, ikot-ikot lang mabubuksan mo na nga kagad yung ganitong dilata. Lalo pa nga ngayon magpapasko at magbabagong taon, kailangan talaga natin to pang bukas sa mga fruit cocktail natin. At sa mga gustong ang umorder ay ilalagay ko ang link sa may comment section. Kaninang umaga nga pala ay naglinis lang ako dito sa may harapan namin, inayos ko nga lang itong mga chinelas tapos nag-agyo na nga rin ako. Pag nagwawalis nga ako dito sa may harapan namin, sinasarado ko yung pinto para nga hindi pumapasok yung alikabok sa loob. Maganda nga rin sana kung may halaman ako dito sa may harapan ng pinto namin, kaso nga lang ewan ko ba't hindi talaga ako nabubuhayan ng halaman. Pero pagka nasa tubig ngayong halaman ko, kamukha nung halaman ko dun sa loob, nabubuhay naman sila. Pero pag nakadanim sa lupa, ewan ko ba't ayaw talaga mabuhay. Anyway, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali, nagligpit nga lang ako ng higaan namin tapos nilabas ko na nga rin lahat ng laman dito sa kwarto. Nagwalis nga lang ako tapos pinasok nga sa kwarto itong pintura na natira namin nung nagpintura kami dun sa may sala. Abay, hindi pa nga ako nagsisimula may isang bata nga nangungulit na. Kinungkulit nga ako at gusto niya nga daw tumulong magpintura sa akin. Kaya eto, binigyan ko na nga rin siya dyan ng paintbrush para nga hindi na rin magligalig. Wala nga siyang pasok kaninang umaga dahil may seminar nga yung mga teacher, kaya naman eto sinamantala ko na nga yung pagpipintura. Tapos si Sena naman ni alauna pa nga yung pasok, kaya naman eto nagmamadali na nga rin ako dahil may aasikasuhin pa nga akong estudyante mamaya. Abay, nakakaisang pader pa nga lang ako pero ang dami ko na nga kagad pintura sa may braso. Isa nga to sa kinaayawan ko, pagka rollers nga yung ginagamit ko ay matilamsik talaga siya sa kamay. Abay, ewan ko nga, kahit masama yung pakiramdam ko ngayon ay naisipan ko pa rin talaga magpintura dito sa kwarto. Tapos pang third day ko nga rin, kaya naman eto masakit nga ang aking balakan pero for the go pa rin ang Marcy Roxanne. Etong kwarto na nga lang din kasi talaga yung naiiba yung pintura dito sa loob ng bahay. Kaya eto, sinipagan ko na nga lang din ngayong araw para nga matapos ako, at buti na nga lang hindi ganun kalaki yung kwarto namin. Isipin nyo yon, 10 years na ako dito pero ngayon pa nga lang ito mapipinturahan ulit. Pagdating ko kasi dito, etong orange na talaga yung pinakapintura nito dito. So eto nga yung plano kong isunod, i-makeover etong kisame naman dahil kita nyo naman nangungutim na talaga siya. Sabi nga ng daddy, wag na nga daw namin itong pinturahan kasi nga daw nagkakaganyan lang din naman. Kaya naman ang plano kong ilagay dyan foam bricks na nga lang. Pero saka na nga lang pag medyo nakaluwag-luwag na tayo dahil ngayong ng December puro gastos talaga. Lalo pa nga ngayon nalalapit na yung Christmas party ng dalawang bata. Pero eto na nga yung itsura sa loob after ko nga mapinturahan, o diba, napakaliwanag na ngang tignan. Hindi ka mukha nga noon na color orange dito, madilim nga talaga. Ngayon nga bukod nga sa lumiwanag na nga siyang tignan, umaliwalas pa. Kaya naman nai-excite na nga ako na magkaroon pa ng maraming makeover dito sa kwarto. Anyway, dahil basa pa nga yung pintura dun sa kwarto tapos hindi rin maganda yung amoy, kaya naman dito na nga muna kami matutulog sa may sala. Pero bago nga ako makapaglatag dito, inalis ko na nga muna yung mga upuan bago nga ako nagwalis. Ang gamit ko nga palang bedsheet dito ay yung no lukot bedsheet, at kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko ang link sa may comment section. At itong gabi naman dahil napapagod na nga ako at naglalambot, kaya naman ang daddy na nga ang naghugas. Antok na antok din kasi talaga yung pakiramdam ko sa iniinom ko nga si tyrosine. Sabayan mo pa nga ng red days, kaya naman ang bigat-bigat talaga ng pakiramdam ko. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video. Oh.